Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Sa Pulsa Video, nakabag ang driver sa Quezon City, tinangkang sagasaan ng motoristang nadisgrasya niya. Tatlo patay sa magkahiwalay na disgrasya ng motorsiklo at ambulansya. Dating Senador Antonio Trillanes, reklamong libel at cyber libel ang buwelta sa mga nagpakalat umano ng fake news tungkol sa kanya. At usapang fake news, China, meron ding kinakalat tungkol sa Pilipinas. Sa Frontline News Abroad, lalaking senior citizen, sinagasaan at pinagsasaksak ng isang trans woman sa Texas sa Amerika. Ang suspect, nagawa pang halikan ang bangkay ng biktima. At K-pop girl group na New Jeans, makakakulab ang Grammy Award-winning singer-producer na si Pharrell Williams. Siya na ang nakabangga, abay siya pa ang may ganang manakit. Sa Pulsa Video, ang tangkang pananagasa ng isang motorista sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kuha ang CCTV na ito sa kanto ng Scout Reyes at Scout Castor Street sa Quezon City nitong Lunes ng umaga. Mapapansing traffic sa isang lane. Nakahinto ang ilang sasakyan, kabilang ang kotseng ito. Isang SUV naman ang dumating. Maya-maya, mabagal na umabante ang kotse at sumunod ang SUV. Pero nagdire-diretso ang SUV at nabangga ang kotse. Agad bumaba ang driver ng kotse para tingnan ang tama sa kanyang sasakyan. Lumabas din naman ang nagmamaneho ng SUV at nag-usap ang dalawa. Ilang sandali lang, bumalik sa sasakyan ang driver ng SUV at umatras ito. Sa pagkakataong ito, kita ang yupi sa likurang bahagi ng kotse. Ang driver namang ito pumunta sa gilid ng kalsada sa pag-aakalang tatabi ang SUV. Pero bigla itong umandar at tinangkang sagasaan ang naagrabyadong driver. Makikita pa ang motorista na pinagpapalo ang harapan ng sasakyan. Pero humarurot pa rin ang SUV. Ayon sa kaanak ng biktimang motorista, naplakahan nila ang SUV at natunton ang driver nito. Sa huli, nadaan sa arigluhan ang nangyari, kaya hindi na nagsampa ng reklamo ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ito ang iba pang aksidente sa kalsada. 5 patay sa magkahiwalay na disgrasya ng motorsiklo at ambulansya. Yan ang iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni John Roa. Sa kuha ng CCTV na ito sa Kabangkalan City, Negros Occidental kaninang madaling araw, makikita ang pagdaan ng motorsiklo na ito sa GY Street sa Barangay Talubangi. Hindi na nakunan sa CCTV ang sumunod na pangyayari, pero maya-maya, makikitang tumalsik ang motor at rider. Nakasalpukan na pala nito ang isang ambulansya. Patay sa aksidente ang rider ng motor at isang sakay ng ambulansya. Ayon sa pulisya, papunta na sana sa bayan ng Kawayan ng ambulansya para maghatid ng pasyente. Nang makasalubong nito ang motor na mabilis ang takbo at lumihis papunta sa lane ng ambulansya. Sinubukan pang umiwas ng ambulansya pero tuluyan itong sumalpok sa motor. Sa Kabangkalan pa rin, pumailalim ang motor na ito sa isang ambulansya matapos magbanggaan sa isang intersection sa Aquiles Zyco Avenue kahapon. Ayon sa mga otoridad, maghahatid ng pasyente ang ambulansya. Pinahinto ng isang traffic enforcer ang mga sasakyan para bigyan ito ng daan. Pero nagpatuloy sa pagtakbo ang motor hanggang sa bumangga sa ambulansya. Isinugod sa ospital ang rider ng motor at ang dalawa niyang angkas, pero binawian silang lahat at ng buhay. Sakto na pero nadisgrasya man. Hindi na nasakto.
Pinagalitan ng mga otoridad ang sugatan na lalaking ito habang nasa loob siya ng ambulansya sa Cebu City kagabi. Nasagasaan ng kanyang motor ang isang babae na naglalakad sa sidewalk. Nadamay pa niya ang dalawang nagpapatrolyang pulis. Agad dinala sa ospital ang mga nasagasaan dahil sa iniindang sakit ng kanikanilang katawan. Ayon sa mga pulis, lasing ang rider at nakatulog pa habang nagmamaneho. Mahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injury and damage to property. Maghahain din ng reklamo ang mga pulis para bawiin ang lisensya ng rider. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Sa ibang balita, inireklamo ng libel at cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes ang mga nagsasabing ibinenta niya raw ang Scarborough Shoal. Kabilang dyan sina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bay. Nasa frontline ng balita niyan, si Laila Pangilina. Dumating sa Quezon City Prosecutor's Office si dating Senador Antonio Trillanes. Inireklamo niya ng libel at cyber libel ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bay. Kaugnay ito ng akusasyon daw ng dalawa na ibinenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa China noong panahon ng kanyang back-channel talks noong 2012. Ipinost daw ni Roque ang aligasyon sa kanyang Facebook page. Ipinost naman daw ni Banat Bayang video ni Roque. Saka ito nagbigay ng reaksyon na pumapabor kay Roque. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque na handa siyang harapin ang reklamo. Patunay daw ito na hindi kakampi ng freedom of expression si Trillanes. Nawala raw sa Pilipinas ang Scarborough ng magsilbing negotiator sa China si Trillanes. Hinihintay naman ni Banat Bay ang reklamo, pero inasahan na raw niya ito sa mga katulad ni Trillanes na mahilig magpapansin, lalo't kakandidato sa susunod na eleksyon. Reklamong libel at cyber libel din ang isinampa ni Trillanes sa isang Guillermina Barido at sa ilang host at executive ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kaugnay ito ng inilabas ng SMNI na interview ni Barido, kung saan sinabing nagtangka si Trillanes na kumbinsihin siyang babayaran kapag pumayag na maging fake witness laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa akin, na ito yung basis ng aking mga libel and cyber libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yung nagkompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Unang nagreklamo ng kidnapping si Barido laban kay Trillanes noong Duterte administration, pero ibinasura ito ng Department of Justice. Wala pang pahayag ang SMNI sa isinampang reklamo ng dating senador. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Usapang fake news pa rin, inireklamo naman ang mga nasa likod ng viral videos na gumagamit ng peking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin. Marami ng views sa mga online video na yan kung saan pinalalabas na nag-uudyok ng gera sa China ang boses na ginaya sa Pangulo. Dahil po dyan, naghain na reklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group ang kapisana ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Ano na, nakababahala ang mga manipulated video. Tumanggi muna ang grupo na pangalanan kung sino-sino ang kanilang mga nirereklamo. Kasunod po niyan, tinutulak din ng grupo ang pagkakaroon ng National Social Media Regulatory Board na mangunguna raw sa pagpapatupad ng batas sa social media. Medyo akala ng mga kababayan natin, okay-okay lang. May implication pala ito sa national security. A clear and present danger sa buhay natin mga Pilipino. Our social media practices, no, might be something na matouch yung tinatawag natin na national security concerns. Heto pang fake news, kumakalat online ang video mula sa China kung saan sinasabing pakay daw nating manggulo sa pinag-aagawang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folhencio.
The Philippines plans to stage a conflict near Hwangyan Island in the coming days, orchestrated by Atenito, an NGO funded by the American and Philippine governments. Their goal? To film Chinese ships pushing them out. Ito ang kumakalat na video ngayon sa social media platform na X. Post yan ng isang account na Media Unlocked na binubuo raw ng mga Chinese journalists. Sa video ng exclusive report kuno, nabanggit ang gagawing ikalawang civilian mission ng ating ito koalisyon na pinondohan daw ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa video, pakailang daw ng naturang misyon na manggulo at galitin ng China. To provoke a response, either with water cannons or warnings. It's all staged for the cameras, aiming to capture global attention. Pero lahat ng yan, tinawag na fake news ng ating ito koalisyon. Yan naman yung ating mga kapitbahay na nagkakalat ng misinformation, disinformation. Ginagaslight tayo doon sa kwento. Klaro naman sa atin kung sino ang nanghaharas, sino ang nag-water cannon, sino ang nagmi-militarize ng ating West Philippine Sea. At napakahalaga na tayong mga Pilipino ay hindi tayo magpapadala doon sa mga ganong fake news. Nanindigan ng grupo na lehitimo ang kanilang gagawing paglalayag sa Panatag Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang tanging misyon lang naman daw, makapag-abot ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino roon gaya ng pagkain at gasolina. Hindi po natin balak makipagpatintero sa mga Chinese vessels. Kinontra naman ng Philippine Coast Guard ang pagtawag ng naturang Chinese report na Philippine and US government-funded NGO ang atin ito koalisyon. Linanon nila to on their own, and this not actually sanctioned by the Coast Guard or the National Task Force West Philippines. Aabot sa 200 volunteer at mangingisda ang makikiisa sa regata o paglalayag. Sakay sila ng 5 commercial fishing vessel at 100 maliliit na bangkang pangisda. Kahit hindi kasamang nag-organisa, magde-deploy pa rin daw ang Philippine Navy at PCG ng mga sasakyang pandagat para bantayan ang civilian convoy. Lalo't may mga na-monitor na raw na di bababa sa 37 barko ng China sa Baho de Masinloc. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Samantala, mainit na pinag-uusapan ngayon ang alegasyon na pakawala raw ng China si Bamban Tarlacmer Alice Guo. Pero git ng kanyang mga kabarangay, sa Bamban lumaki ang alkalde. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Bamban Mayor Alice Guo, naniniwala ang mga residente sa barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay nito lumaki at nakitira si Mayor Guo. Mayor, ang mayor po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya sa nakatira sa BDR. Mayroon po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Inurupa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Guo. Madalas daw nilang nakikita doon si Guo noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagkikipaglaro sa kapibayan, yung anak ng kapibayan namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nagitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang po pumunta doon sa Manila para para tulungan namin siya. Sinumiti na raw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Guo noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatanda ang question noon ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Guo, isang taon bago siya tumakbo bilang mayor. Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Guo nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC, wala namang question noon sa COC ni Guo. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC, hindi parte ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Sa talumpati noon ni Mayor Guo sa kanyang pangangampanya, ipinakilala niya ang sarili bilang Filipino-Chinese. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen.
Handa naman ang Bureau of Immigration na maglabas ng travel history ni Mayor Go kung hihingin ito ng Senado. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag si Mayor Go pero pinayuhan daw siya ng kanyang abogado na huwag munang magsalita habang naghahanda sa susunod na pagdinig sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, trans woman sa Amerika, sinagasaan, hinalikan at tinadtad ng saksak ang isang lalaki. At sanggol, sinama sa Taylor Swift concert, saka pinabayang nakahiga sa sahig. Magbabalik pang Frontline tonight. Dalawang beses sinagasaan ng driver na transwoman ng isang senior citizen sa Texas, Amerika. Pagkatapos, hinalikan niya ang biktima saka pinagsasaksak ang insidenteng iyan na kunan ng video sa report ni Camille Samonte. Sisilip lang sa mailbox ang lalaking ito nang biglang sagasaan ang puting kotse sa Houston, Texas sa Amerika. Hindi pa nakontento at sinagasaan pa ng ikalawang beses ang lalaki. Maya-maya, bumaba ang isang trans woman na driver ng nanagasang kotse. Nilapitan niya ang 64 years old na biktima. Hinalikan at saka pinagsasaksak ng siyam na beses. Kita sa video ang pagtangkapang pumasok ng trans woman sa isang nakaparadang kotse. Pero bumalik siya sa biktima, tumakbo at nilundagan ng bangkay, saka lumayo. Kinilala ang suspect na si Karen Fisher, 20 taong gulang. Nagtangka pa siyang tumakas at nang atake rin ng isang hospital personnel. Pero natuntun siya matapos ituro ng mga testigo. Sinampahan siya ng reklamong murder at assault. Nakatakdang humarap ang suspect sa korte sa May 24. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Balita naman dito sa Pilipinas, humirit ang ilang transport group na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para mahinto ang PUV modernization program. Pangamba nila, libo-libong jeep ang mawawala sa kalsada kapag sinimulan ang hulihan sa Webes. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nangalampag ang mga chopper at jeepney operator sa harap ng Korte Suprema ngayong araw. Panawagan nila, maglabas ng temporary restraining order ang SC para pansamantalang mahinto ang PUV modernization program ng gobyerno. Hindi na kami bibitaw hanggang sa huling talon ng dugo namin. Pagsalaban namin to. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, dapat nang mag-issue ng TRO ang Korte Suprema at magkaroon ng oral arguments para dinggin ang kanilang hinaing. Sa ating Korte Suprema, huwag tayong magpingi-pingihan. Huwag tayong magpulag-pulagan. Tignan natin ang nakakarami, ang higit na nakakarami na mamamayang Pilipino na ngayon ay naghihikahos. Kinakalampag din nila si Pangulong Bongbong Marcos sa ipinangako raw nitong pag-aaralan pa ang PUV Modernization Program. Sinisingil ka namin ngayon, Pangulong Bongbong Marcos Jr., nasaan ang ipinangako mo na majority sa mga driver at operator ay ipinoto ka at ipinagkatiwala sa iyo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang hanap buhay at ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Nasaan ka na ngayon? Pinangangambahan ng mga chuper ang panguhuli sa mga pumapasada nang hindi nakakonsolidate o hindi sumali sa kooperatiba at korporasyon. Ayon sa LTFRB, itinuturing ng kolorum ang mga hindi umanib sa kooperatiba at huhulihin na simula sa Huwebes, May 16. Base sa datos ng ahensya, wala pang 200,000 ang kabuuang bilang ng mga jeepney sa buong bansa. 81% o higit 150,000 na raw ang nag-consolidate. Ibig sabihin, higit 40,000 na jeep ang mawawala sa kalsada. Dalawang driver sa bawat jeepney, isang operator ang mawawalan ng kinabukasan, mawawalan ng makakain sa pagkainan at ang kalam ng sikmura nito na sana naman ay mapakinggan ng Korte Suprema. Ayon naman sa LTFRB, nag-warning na sila sa mga chuper. Hindi bababa sa 50,000 pesos ang multa sa mga mai-impound na kolorum na jeep. Masususpinder rin ang kanilang lisensya. Expect po namin by May 15, totaling mawawala na po sila sa kalye. And we're hoping that by May 16, 17 po, we would have our first batch ng mga pwede namin pong huliin. And we have already been having talks with the PNP who will be helping us in the operations. Handa na raw ang impounding area ng LTFRB sa mga mauhuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña,
News 5. Magtataas ang singil sa kuryente ngayong buwan, pero ang ilan nakahanda raw magbayad basta't naka-aircon sila sa gitna ng matinding init. Nasa frontline ng balitang yan si Shayla Francisco. Naka-aircon na, naka-electric fan pa. Ganyan ang panlaban sa init ng pamilya ni Ana Dar, mapatanghali o gabi. Yun nga lang, mukhang mapapalaban sila pagdating ng bill ng kuryente. Abiso pa naman ng Meralco, magtataas yan ng 46 centavos per kilowatt hour ngayong buwan. Katumbas yan ng 92 hanggang 231 pesos depende sa konsumo. Tumaas kasi ang generation charges o yung singil ng mga supplier sa pag-produce ng kuryente. Pero sabi ni Ana, mas okay nang tumaas ang bill sa kuryente nila kesa naman magkasakit sila sa sobrang init. Di baling magbayad na lang tayo ng mataas na bill kesa sa ospital hassle. Sa mga anak ko, nagkasakit sila. So, ang ginawa ng husband ko, instead na mapunta kami ng hospital, buksan na lang yung aircon. Ang akin naman, ang problem ko, pag ganyan na tag-init, nagkakaroon ako ng mga bungang araw pero malala. Napansin din daw ng Meralco na nung nakaraang buwan ay dumami ang mga bumibili ng aircon. Kung tataas ang demand sa kuryente, posible raw na tumaas ulit ang singil sa susunod na buwan. Ang problema, ngayong araw nag-yellow alert ang Luzon Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Tumagal yan ng 6 na oras. Hanggang 6 na oras ding nasa yellow alert ang Visayas Grid. Tiwala naman ng Meralco na makakatulong sa singil ang utos ng Energy Regulatory Commission noong nakaraang buwan na magpataw ng price cap tuwing pumapalo sa red alert ang Luzon Grid. Nagbabalita mula sa Frontline, Shayla Francisco, News 5. Plano ng DepEd na magdaos ng make-up classes tuwing Sabado sa darating na pasukan. Yan ay para punan ang mababawasang araw kapag ibinalik ang lumang school calendar na Hunyo hanggang Marso. Ayon sa DepEd, idaraan pa sa konsultasyon ang planong Saturday classes. Pero kung matuloy, blended learning ang gagawin gaya ng online classes o modular learning. Handa naman daw sumunod dito ang ilang guro kung daragdagan sila ng sahod. Pabor din ang ilang magulang dahil maraming klase naman na raw ang nasuspindi dahil sa tag-init. Meron din namang tutol dahil mababawasan ang pahinga sa weekend. Kontra rin sa Saturday classes ang ilang kongresista. Dagdagan na lang daw ng tig-isang oras ang pasok ng mga bata tuwing umaga at hapon. I am proposing before the Department of Education to do away with unnecessary holidays, to do away with many other activities that actually takes away academic hours among the students. In that way, hindi na kailangan nilang bumalik ulit ng Saturday. Showbiz tonight na tayo. Bad blood ang Swifties dahil sa sanggol na inilapag sa sahig habang nagko-concert si Taylor Swift sa Paris. Kita yan sa mga nag-viral na litrato. 5 buwang gulang pa lang ang baby. Bukod sa manipis na patungan, may suot din siyang earmuffs bilang proteksyon sa pandinig. Pero delikado pa rin yan dahil sobrang dami ng tao sa venue. Ayon sa website ng venue na La Defense Arena, hindi nila inirerekomendang magdala ng batang edad 4 pababa sa concert kahit pa may kasamang magulang. Wala pa namang sagot dito ang kampo ni Taylor. Magpapatuloy naman ang kanyang The Eras Tour sa Sweden sa May 17. Ito ang sana all. Ni-reveal na ang boyfriend ng Korean singer na si Ailee. Yan ang Singles Inferno contestant na si Choi Si-hoon. Mismo ang talent agency na singer ang nagkumpirmang nagde-date nga silang dalawa. Last March lang nang aminin ng agency na in a relationship nga si Ailee. That time, sinabi rin nila na plano ng magpakasal ng singer next year. Nililink din si Girls' Generation member Taeyeon sa aktor na si Kang Dong-won. Sa kanyang radio guesting, sinabi ni Dong-won na gusto niyang maghanda ng fancy dinner para kay Taeyeon. Maraming fans tuloy ang naintriga at nililink silang dalawa. Bago yan, nabanggit na rin noon ng singer sa parehong radio show ang kanyang paghanga sa aktor. Wala pa naman silang say dito.
Hindi pa tapos ang ating tsikahan, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Isang daang talampakang billboard sa India bumagsak at nakapatay ng 14 na tao. At silipin ang K-pop comeback ng aespa at ENHYPEN. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Labing apat ang patay sa bumagsak na billboard sa India. Mahigit 70 iba pa ang sugatan. Iyan ang iba pa sa report nito. Parang binagsakan ng 10 palapag na gusali. Ganyang katindi ang naranasan ng mga residente at motoristang sumisilong sa isang gasolinahan sa Mumbai, India. 14 ang patay at 74 ang sugatan. Nangyari yan sa kasagsagan ng malakas na hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan. Pero kahit masama ang panahon, hindi ito makakapatay ng ganung karaming tao kung sumunod lang sa itinakdang sukat ang naturang billboard. 9 beses daw kasi itong mas malaki kaysa sa pinapayagan. Para hindi na maulit ang aksidente, magkakaroon ng structural audit ang pamahalaan sa mga billboard sa lugar. Mananagot din daw ang responsable rito. Sa Venetia, Pennsylvania sa Amerika, nasa pulsa video ang pananalasa ng buhawi. Winalis nito ang mga bahay at pinatumba ang mga nadaan ng puno. Nagliparan ang mga debris. Sa kuha naman sa CCTV na ito, kitang nilipad ng malakas na hangin ang mga gamit sa labas ng isang bahay. Ang mga upuan, hinangin papuntang swimming pool. Nakunan din ng video ang pagtama ng buhawi sa isang golf course sa Missouri. This is wild! Tiyempong naglalaro ng golf ang isang grupo ng mga lalaki noong mga oras na yon. Hi, Mom! Wala namang nasaktan sa 2 buhawi. Naglabas na ng Severe Thunderstorm Watch ang U.S. National Weather Service at pinag-iingat ang mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Abangan ang trending na sweet reunion ni Sandara Park at ang kanyang guro noong elementary. At New Jeans magde-debut na sa Japan featuring ang award-winning singer-producer na si Pharrell Williams. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. All set na sa kanilang Japanese debut ang New Jeans featuring ang Grammy Award-winning singer-songwriter na si Pharrell Williams. Habang ang aespa, explosive sa bago nilang kanta. Panoorin natin yan. Futuristic with matching hip-hop and punk. Ito ang bago music video ng K-pop group na aespa na Supernova. Gaya ng title, explosive ang beat ng kanta na tungkol sa another dimension at superhuman powers ng aespa members. Tampok din dito ang unique AI theme na lalo pang nagpaganda sa music video. Kasama ang kantang Supernova sa first full-length album ng aespa na Armageddon. Sa May 27 na yan, ilalabas. From Supernova to Supernatural. Yan naman ang upcoming Japanese debut single ng isa pang K-pop girl group na New Jeans. Kakolab nila dito ang Grammy Award-winning producer na si Pharrell Williams. Songwriter at composer siya ng kantang Supernatural. Ayon sa report, may pagka-nostalgic at tungkol sa past ang atake ng melody ng kanta. Sa June 21 na yan, ire-release. Para naman sa fans ng ENHYPEN, naglabas ng bago at special album ang K-pop boy group na ENHYPEN, ang Dark Moon aka Memorabilia. Meron itong 6 na kanta na nauna na nilang nirelease. Gaya ng One in a Billion. At ang
kanyang latest nilang Fatal Trouble. Kahapon lang nilabas ang memorabilia ng NHYPEN, pero pasok agad ito sa top 10 ng album chart ng iTunes sa 21 countries. The Serve! Trending ang sweet reunion ni Sandara Park at ng kanyang Pinay elementary teacher. Sandara, remember me? Yes! Oh, yes, so nice to see you! Sure, I was her advisor when she was in grade 6. Yeah. You know what kind of a girl she was? Very quiet. Naiyak si Dara nang makita niya muli ang kanyang grade 6 advisor sa isang school sa Pasay. Sobrang tahimik daw noon ni Dara sa school, kaya daw hindi rin inexpect ng teacher niya na sisikat siya. Nasa Pilipinas ang K-pop star kasama ang Code21 member na si Minzy. Para yan sa kanyang vlog na It's More Fun with Dara Tour in the Philippines. Ang sira makeup mo! You know what makes us so proud is she was able to learn Filipino. Yes. Able to communicate with everybody because before she wasn't like that. Yeah. Para naman sa ating pabaong pampagood night, laban pa ba kayo sa init? Hoy, ang isang netizen viral sa video niyang ayaw maarawan. Nakasandal sa pader habang naglalakad ang lalaking ito sa Pasay City. Nagtatago sa manipis na lilim ng pader at takot sa araw. Oy, kwento ng uploader. Lunchtime nila ito sa OJT. Matindi ang sikat ng araw kaya sila tumiskarte. 1.4 million views na ang in-upload na video na yan sa TikTok. Parang hindi siya nainitan doon, for sure. Para sa in-hold. Spider-Man eh, no? In fairness, flexible siya. Nakagano. Oo. Oh, oh, oh. Si Johnny. Nakapants naman ako. Johnny talaga. Happy Tuesday pala. Johnny Moon. Happy Tuesday. Okay, yan po ang 45 minuto pag-ibayan sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.